back guys sa ating channel, sa mga baguhan pa sa ating channel, paki-like, subscribe sa ating channel para ma-notify kayo sa mga bagong videos. Sa ngayon may bago tayong content at ang gagawin natin ay magtatanong tayo sa mga cellphone users, mga ordinary cellphone users, kung halimbawa babasa yung cellphone nila kung ano yung ginagawa nila sa cellphone nila. At pagkatapos nito, magtatanong din tayo sa mga technician, sa mga cellphone technician, kung ano yung magandang advice nila sa mga cellphone na nababasa. Sa ganun, mga viewers natin ay maka-learn kung ano ba talagang dapat gawin sa mga gadgets, sa mga cellphone, kapag ito ay nalubog sa tubig or nabasa. Okay, tara. Unahin nating tatanungin ay ang mga users ng cellphone. Tatanong natin sa kanila kung ano ba talagang ginagawa nila kapag yung cellphone nila nabasa. Tsaka isusunod natin yung mga technician. Hingi tayo ng mga advice sa kanila. Okay? Let's go! Okay. So guys, dito na ba tayo sa ano, sa Corona. Corona dito sa the busy street sa BK City. Tatanungin natin dito yung bantay kung ano ba yung ano pang ginagawa mo sa cellphone pag nabasa? Ano pang ginagawa? Bigas? So, lalagay daw sa bigas yung ginagawa nila, first aid, kumbaga, ilalagay daw sa bigas. Okay, thank you. Ano, tanungin natin yung guard dito sa, ano pangalan? Sa Oymatiao, 30 Street pa rin tayo. So, magbigay tayo ng 20 pesos, 20. Boss, ano ba yung first aid na ginagawa mo sa cellphone kapag nabasa? Maraming pwede gawin dyan. Isang bisis na. Yung sa akin, nangyari sa akin, ilagay ko sa bigas. Sa bigas? Oo. Yung grupo ka, ilalim ng bigas. Gumana ba? Na okay? Yes, gumana. Isang araw na ilulub-lub sa bigas? Oo. Okay. Lub-lub daw sa bigas. Okay, thank you. Okay, dito tayo sa TikTok para mabigay ng 20-20. Halimbawa, nabasa yung cellphone mo, ano bang gagawin? Ano bang ginagawa mo? Nabasa yung cellphone mo, halimbawa? Para sa 20, isang tanong, 20 pesos. Hindi, ako tanggalan ng battery. Tanggalan ng battery. Ibulad mo sa init. Ibulad mo sa init? Okay, ibulad sa init. Talaga, 20 pesos. Ibulad sa init sa tricycle driver. Para sa 20 pesos. Sir, ano bang pagsabay buhato nimo pag mabasa? Halimbawa, basahin mo cellphone. Rapuhan. Alam na mo. Pamalhon, rapuhan. Okay, 20 pesos. Tayo ngayon, isang pasyente. Ang sama nimo gamon pag nabasahin mo cellphone para sa 20 pesos? Magpa-party-party. Pasensya na kayo, pasyente ito. Sinasabi ko sa inyo. Ulit sa mga chicks. So, tatanungin natin yung mga chicks para sa 20-20. Ma'am, halimbawa na basa yung cellphone mo, ano yung ginagawa mo? Basahin ulit. Okay, 20. Basahin ulit. Andito ulit tayo para sa 20-20. Tatanungin natin yung parking boy dito sa may harap ng Oymatiao. Kung ano ba yung ginagawa niya pag halimbawa mabasa yung cellphone. Basahin mo gamon, paano basahin yung cellphone? Basa ang cellphone. Ang cellphone para sa 20. Paayo na yun. Kaya pala di ba? Di man ako ang daot. Okay. Paayo na yun. 20 pesos. May tatanungin na naman tayong isang customer. Halimbawa ma'am, mabasa yung cellphone mo. Anong gagawin mo? Halimbawa nabasa, naunog sa tubig. Ano ba ang sayo mo gamon? Natawon. Ay, palantang sa technician. Okay, palanta gayon sa technician para sa 20 pesos. Okay, thank you mo. Okay guys, andito ulit tayo sa isang cellphone store para mamigay ng 20-20. Andito tayo sa 20-20. Loxin Street tayo. Jackie's Enterprises.
Okay, so tatanungin natin tong mga chicks. Mga chika bibi. Anong tatanungan mo, sir? Isa-isa lang. Apat kayo, apat. Sige. Five, ma'am, Miss 60. Hey, hey. Halimbawa, mas mabasa yung cellphone mo. Ano yung gagawin mo? Ilagay sa bigas. Sa bigas. Para sa bigas, ang pinte. Ikaw naman, Miss. Yes. Halimbawa, mabasa yung cellphone mo. Ano yung gagawin mo? Tanggalin yung battery, tapos ilagay ulit sa bigas para mag-absorb. Ilagay ulit sa bigas. Mag-absorb. Bigas ulit para sa pinte. Ang dua ka chikiting. Ay, Miss Black Beauty to. Anong gagawin mo pag nabasa yung cellphone mo? Dalhin sa technician. Tanan mo ka, mabait to. Bata pa to. Malakas sumipa to. Miss, ano ba pangalan mo, Miss? Pangalan ni Almera. Anong gagawin mo halimbawa kung basa yung cellphone mo? Dalhin sa technician, 20 pesos! Okay, may shout out. Anong shout out ninyo? Meron kayong sirang cellphone dito sa akin, di pa-repair. Okay, dito daw pa-repair. Jackie's Lucky Enterprises. Bili ka ng cellphone. Mura lang. Okay, bye-bye. Okay guys, nandito tayo ngayon sa sales shop ni GM. GM sales shop. Dito naman tayo magtatanong sa technician mismo. Kung ano bang opinion nila about sa cellphone nga nabasa. Okay, pasok tayo guys. GM sales shop tayo. Okay, andito na tayo. Busy si GM ngayon sa pagsasabong. Busy oh. Kumakaya sa sabong, sa online sabong oh. Yan. Kaya pwedeng istubuhin. Busy yan. Dito muna tayo sa cute nilang tindera. Pagtatanong. Para sa 20 pesos. Ay, miss. Halimbawa, mabasa yung cellphone mo. Ano yung unsay imong damon? Pinapatuyo. Pinapatuyo, 20 pesos. Okay. Dito tayo sa isang selsyap. Nagbibinta sila ng mga selsyap. Magbigay tayo ng 20. Dalira. Okay. Miss na maganda. Miss Patoy. Pero malapit na maging missis. Okay. Ano bang ginagawa mo pag halimbawa nabasa yung cellphone mo? Ano bang ginagawa mo? Ano? Ang maraming nagsabi, ilagay daw sa bigas. Ano bang ginagawa mo pag halimbawa mabasa yung cellphone mo ngayon? Ano bang dapat gawin? Ano bang ginagawa mo? Tanggalin lahat yung battery. Sayang 20. Sana katubag. Ano? Antay mo. Ilagay sa bigas. Okay, lagay daw sa bigas. 20. May 20. Ikaw. Ma'am, halimbawa, mabasa ang cellphone mo. Ano ba yung mubuhaton? Ha? Ano ba yung mubuhaton? Halimbawa, mabasa yung cellphone mo. Sa mubuhaton? Oo. Mga text, mga katawa. Halimbawa, nabasa yung cellphone ba? Nabasa. Ay, masuko. Hindi, nabasa yung cellphone sa mubuhaton pala. Pagpun battery, at saan yung mga pangalit. Nangita ko pagi, ako palitag battery. Sige, magkita siyang pagi palitan ng battery. 20. Okay, guys. Tapos na natin tanungin ang mga cellphone users natin. Karamihan sa mga sagot nila ay ilagay sa bigas. Ngayon, tatanungin naman natin yung mga technician kung ano naman yung advice nila. Totoo bang pwede ilagay sa bigas? Naayos ba ang cellphone kapag inilublob sa bigas? Binabad sa bigas? Malalaman natin sa mga technician mismo.
Okay. Nakagwapo nilang technician, tatanungin nga natin kung ano yung masama advice niya. Ito si Piolo. Wow, Piolo! Kaway-kaway sa mga idol ni Piolo dan. So, idol Piolo. Anong kay technician man ka, anong ma-advise mo sa mga cellphone users na to pag halimbawa mabasa yung cellphone nila? Dahil sa cellphone shop. Tapos? Akin niya, a-open niya. Ipa-open. Linisan. Ah, okay, linisan. Okay, 20 pesos panigarilyo ni Piolo. Thank you, GMC shop. Okay guys, seryoso tayo. Kapag nabasa yung mga cellphone ninyo, halimbawa yung cellphone nyo ay built-in, yung tinatawag nilang built-in kasi nga may screw yung cellphone tsaka yung battery parang mahirap tanggalin sa loob ng cellphone. So halimbawa, ganyan yung cellphone nyo, built-in, ang una nyong gagawin ay dalhin kagad sa technician, or kung may pang bukas kayo, tanggalin nyo yung screw tsaka tanggalin nyo yung battery. Yun ang pinaka-importante, yung battery mismo tanggalin nyo para hindi na masira yung mga resistor, mga kapasitor sa board ng cellphone. O wala kayong pambukas, dalhin nyo kagad sa technician para buksan. Halimbawa, yung cellphone nyo naman ay madali lang tanggalin yung cover niya sa likod. Unang-una gawin nyo, tanggalin yung kagad ang battery. Huwag na kayong mag-abala pa na ilublub sa bigas. Dahil walang katotohanan yan. Hindi yan. Boss, ano pang dapat gawin kapag nabasa ang cellphone? Pumunta sa technician, boss, at paayos. Hindi, yung first aid ba? Halimbawa, nasa bukid ako, tapos nabasa yung cellphone, anong gagawin ko? Tanggalin yung battery. Tanggalin yung battery, tapos? Power on at huwag i-charge. Okay, yun daw ang first aid. Pinakaunan yung dapat gawin. Maraming nagsasabi na baon daw sa bigas. Totoo ba yun? Hindi pwede. Walang bisa yun. Okay, kaya nakita ninyo, sinabi ng teknisya na walang bisa yung cellphone na pag nabasa, ibaon sa mabigas. Walang bisa daw yun. Okay, punta naman tayo sa ibang teknisya. Welcome back. Ayan, nakita ninyo, narinig ninyo yung mga mensahe ng mga technician sa mga cellphone users natin kapag nabasa yung cellphone ninyo. I hope guys, naka-learn kayo sa mga advice nila kung ano ba talaga ang gagawin kung sa ganun ay hindi masira yung cellphone natin o kung hindi na lumaki yung sira kapag ito ay nabasa. Okay? Sa mga hindi pa nakapag like at subscribe sa ating channel, Phone Doctor's channel, paki-like and subscribe, pindot ng bell button, sa ganun ma-update at ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Okay, 2020.